True or false? Ang paghahanda sa pagbubuntis ay responsibilidad ng babae lamang? Mali! Mali! Kaliwa! Hi, kumamis! Love, kakaya naman ako on pala yung camera. Hindi mo malang ako sinabihan. Sorry, love. Okay lang yan. Mga kumamis lang naman natin yung mga nanonood eh. Okay. Speaking of, good evening mga kumamis. Ano, kamusta kayo? Ano mga ganap niyo recently? Alam nyo, nasubukan talaga yung utak namin kanina umaga dahil kay Tita Lisa. Correct. Siyempre, dahil new neighborhood, new friends din yung mga namimit natin. Alam nyo ba mga kumamis, si Tita Lisa or si Miss Lisa pala yung barangay midwife dito. Bumisita talaga siya para turuan kami ng tungkol sa paghahanda sa pagbubuntis nitong si Love. Pero naging game show ata dahil sobrang challenging ng mga questions niya. Mga kumamis, here's what happened this morning. Tao po. Sino po sila? Ako si Miss Lisa Arevalo, ang midwife ng barangay natin. Safe. Naka-schedule kayo ngayon ng family planning session. So, isinabay na namin sa pagbabahay-bahay. Dear, balita ko, nagpaplano na daw kayo na magka-baby soon? Opo. Gusto na sana namin magka-anak, kaya kumakausap na kami ng mga eksperto kagaya nyo. Gusto niyo pong pumasok? Ay! Merienda? Oh, eh sige. Salamat, dear. Ah, sige, tara po. Oo, sige. Tara po. Okay. Love. Miss Lisa, this is my wife, Angela. Hello po. Nice to meet you po, Miss Lisa. No, dear. The pleasure is mine. Nakakatuwa kaya makakita ng mga bagong mukha dito sa barangay natin, no? At saka, dear. Fan ako ng mga pinupost mong video sa kumami! Opo, check po tayo dyan, Miss Lisa. Aba, sikat ka na talaga dito sa barangay. Bago po ang lahat, upo muna tayo. Upo kayo, Miss Lisa. Okay, may ilalabas lang ako, ha? Sige po. Ang cute naman po nito, Miss Lisa. Para saan po to? Dear, yan ang gagamitin natin para sa activity natin ngayon. Para sa akin, yan ang pinaka-effective na paraan para mas makilala ang mga katulad ninyo. Mga nanay, tatay, at couples na gustong ma-educate sa importance ng preconception at pre-pregnancy care. Ang tanong, Mark at Angela, game na ba kayo? Game na! Dear, madali lang itong gagawin natin. Ang kailangan nyo lang ay masagot ang aking 5 questions! Kapag alam nyo ang sagot sa tanong, kailangan nyo lang patunugin ang laro ang hawak nyo. At bilang mag-asawa, tandaan ha, team effort to ha, mga dear! Doon ko na-realize na may mga bagay pa pala akong hindi alam as future tatay. Padip ka naman dyan, love. Alam nyo mga kumamis, gusto lang niya sabihin na first question pa lang, inahirapan na siya. Hoy, love. Alam ko yung sagot sa question 1, no? Question number 1. True or false? Ang pagbubuntis ng isang babae below 18 years old o lagpas 40 years old ay may malaking tsansa ng komplikasyon? Dear. True po. Dear. Ikaw ay... Tama!
Ganito yan, mga dear. Ayon sa mga eksperto, ang inirerekomendang edad ng pagbubuntis ay sa pagitan ng inyong late 20s at early 30s. Kailangang handa at develop ang pangangatawan ng isang babae bago magbuntis. May mga komplikasyon na maaaring harapin ang isang babae kung magbubuntis siya ng mas maaga o mas huli. Angela dear, dapat tandaan natin na bilang babae, mas bumababa ang tsansa ng successful na pagbubuntis habang tayo ay nagkakaedad. Nako Miss Lisa, buti na lang po at nasa tamang edad tong si Love. 26 pa lang po. Nako Love, pinatiming na tayo ni Miss Lisa. Kailangan na natin magka-baby soon. Mga dear, get ready for question number 2 ha? True or false? Ang nutritional status ng isang babae ay hindi makakaapekto sa pagbubuntis niya in the future. Answer? Yes, dear Mark. False. Mark, my dear, ikaw ay may... Tama! Naman, ang galing nila! Importante na ang babae o si mommy ay healthy at well-nourished para makayanan ng kanyang katawan ang challenges ng pagbubuntis at panganganak. Reminder lang, ang pagiging underweight or overweight ay posibleng makaapekto sa reproductive health ng isang babae. Kapag payat na payat, malaki ang tsansa na magsilang ng low birth weight na baby. Magiging mabagal ang paglaki ng baby dahil kulang siya sa sustansya sa sinapupunan. Pero Miss Lisa, ano po ba yung mga challenges po or mga posibleng komplikasyon kapag po overweight yung isang nanay na magbubuntis? Good question, dear! Ang mga sobra sa timbang o overweight women ay maaaring magkaroon ng komplikasyon sa pagbubuntis gaya ng problema sa pag-control ng blood sugar at ng blood pressure. Ito yung tinatawag na gestational diabetes mellitus at pregnancy-induced hypertension. Posible rin na magkaroon ng baby na malaki at mabigat para sa gestational age. Ayaw din natin na tumaas yung risk ng pagkakaroon ng birth defects. Ganun po pala yun, Miss Lisa. Kaya pala sa mga nababasa namin, dapat tama ang timbang bago at habang nagbubuntis. At makukuha natin yun kung tama at balanse ang mga kinakain natin at mga nutrisyon sa katawan at samahan na din ang tamang exercise. Nakaka-proud naman kayo, Angela at Mark. Ngayon pa lang, mukhang prepared na kayo as soon to be parents. Pero, tignan natin kung kakayanin ninyo itong question number 3. Ano ang ideal na taon ng agwat ng pagbubuntis? Parang nabasa ko na to, Love eh. Okay. Yes, dear Mark. 1 year? No, dear. Mali. Ikaw, Angela, anong answer mo? 2 years po. Or 2.5? Mali din, dear. Sayang, kaunti na lang. Tama na eh. Ang correct answer ay... 3 to 5 years gap. Ito yung ideal or mas nakakabuti para kay mommy, baby, at sa kalusugan na rin ng buong pamilya. Oh, ito mga dear, makakatulong din sa inyong paghahanda para sa pagpapamilya ang paggamit ng contraceptive methods. Hindi lang ng babae, pati na rin ng mga lalaki. Narito kami sa health center para tumulong sa inyo sakali mang may katanungan kayo about family planning methods. Ganun pala yun, Miss Lisa. Ang laki pong tip ng 3 years gap na sinabi nyo sa amin. Bukod sa pangkalusugan, meron kaming 3 taon para makapag-ipon at puna na pangangailangan naming pamilya. Di ba, Love? Yes, Love. Love, ngayong naglulukpak ako, ang challenging pala ng last 2 questions, Tita Lisa, no? Sabi sa'yo, Love, eh. Pero believe talaga ako kung nasagot mo yung question number 4. Kasi kahit ako, hindi ko alam yung sagot dun eh. Malinggay mo talaga. Ay, correct. Kasi buti na lang at lagi kong sinacheck yung mga sustansya ng mga ingredients na ginagamit ko sa pagluluto. Oh, mga dear, proceed na tayo sa question number 4, ha? G. Anong micronutrient ang critical for women of reproductive age? Vitamin C. Pwede yun. Pero may mas tama dun, Love. Oo, dear. Mali si hobby mo. Ikaw, anong sagot mo? Ano po yan eh? Nabasa ko po yan eh. Wait lang po.
Ah, iron. My dear. Tama ka. Mukhang nagbabasa ka talaga ha, Angela. Very good. Mark at Angela, ang iron ay isang mineral na kailangan sa pagbuo ng dugo. Iron deficiency anemia ang tawag kapag kulang sa iron. Kailangang may sapat na iron ng isang babae bilang paghahanda sa pagbubuntis. Kapag anemic ang buntis, malaki ang tsansa na labis na pagdurugo na maaari niyang ikamatay. Manganak ng sanggol na mababa ang timbang. Or premature. Bukod sa iron, isinasama rin ang folic acid para iwas naman sa neural tube defects. Miss Lisa, ano po ba yung magandang kainin ni Mrs. na may sapat na iron at folic acid? Dear, marami tayong iba't ibang uri ng pagkain na mataas sa iron. Gaya ng karne at itlog. At sa folic acid naman, mga berde at madadahong gulay, beans, mani, prutas at seafood. Pero kapag buntis, kailangan nang mag-take ng iron folic acid supplement araw-araw for 180 days kasi mas malaki ang pangangailangan habang nagbubuntis. Pwede ka na rin uminom ng iron supplement kahit hindi ka pa buntis, Angela. Inirekomenda ang pag-inom ng iron folic acid tablet once a week hanggang mabuntis ka. Ay, ang galing! Naku, Miss Lisa, ililista ko po talaga yan para sa next grocery namin. Pero question lang po ulit, ano pa po ba yung mga kailangan kainin or inumin na foods and supplement na rich in folic acid? Kailangan din ng sapat na calcium, at least 800 mg of calcium per day. Kaya isama nyo na rin sa inyong diet ang gatas, dairy products, at maliliit na isda o hipon. At syempre, iwas tayo sa mga pagkain maangalat, pataba at matamis. Mark and Angela, my dear! Nandito na tayo sa last question natin. No, Miss Lisa, grabe, pinapakabaw niyo pa din kami, ha? Pero, G! Oo nga po, pang game show na po yung kaba namin, Miss Lisa. Last question! True or false? Ang paghahanda sa pagbuntis ay responsibilidad ng babae lamang? False po! Kasi I believe po na as partners, dapat magkasama po naming harapin yung challenges ni love. Tama. Ang correct answer ay... false! Mga dear, sa ating generation ngayon, hindi lang dapat ang mga babae ang naghahanda at nagpapalakas para sa ating pagbubuntis. Mahalaga rin ang gagampan ng tungkulin ng ating partners o manghabi ninyo. Pero, bukod sa partners, kailangan din ang suporta ng health and nutrition workers, support groups, at buong community. Ika nga, it takes a village to raise a child and care for a pregnant mother. Oh, nakaka-touch naman po kayo, Miss Lisa. Pero check po kayo dyan. Mas malaki po yung chance na mag-succeed po tayo as parents kapag nagtutulungan tayo. Huwag kang mag-alala, love. Nandito lang ako lagi para sa'yo. Tandaan mo yan, ha? Thank you, love. At nandiyan naman si Miss Lisa para lagi tayong alalayan, lalo na sa magiging future baby natin. Ang sweet mo naman, dear. Pero, Tita Lisa na lang ang itawag niyo sa akin next time, ha? At dahil tapos na ang challenge natin, congratulations sa inyong dalawang, Mark at Angela! You made me proud, my dears! Sige po, Tita Lisa. Naku, maraming salamat po, Tita Lisa, for helping us today. Tapos po sa pag-e-educate sa amin about sa pre-pregnancy or preconception care. Naku, Angela, marami na kayong alam at mukhang handa na kayo. Nandito na talaga ako, dear, to guide you and reassure you kapag may worries ka. Basta, Mark at Angela, I am your Tita Lisa from the barangay, ha? Always ready to help you. Bumisita lang sa health center anytime, ha? Opo, Tita Lisa. Yes po, Tita Lisa. Thank you po. Pero, love, merienda po muna tayo, Tita Lisa. Ay, oo nga po, meron po akong hinanda sa loob. Sarap yun. Okay, salamat mga dear. Gawa po namin. Nagabala pa kayo. Salamat, salamat. Welcome. Uy, Bes, ang fresh mo ngayon, ha? Ay, naku, Bes, medyo haggard na nga to, eh. Since na-challenge kami dun sa mga tanong ng midwife na bumisita sa amin kanina. Bes, tanong ko lang kung gaano katagal yung preparation nyo ni Art bago nyo ipagbuntis si Baby Ellie? Ay, ano, Bes? Mga 3 to 6 months yon.
palagi talaga kami nagpupunta ng health center para sa family planning at proper nutrition. At syempre, kung once ready na kami emotionally, physically, financially, and mentally to have Ellie, then ayun. Ay, to be parent talaga is a journey, no, Bes? Ay, actually, Bes, it's also a blessing. At the same time, malaking responsibility siya. Pero, Bes, swerte na rin tayo to have partners na supportive to us, no? Basta, always remember, Bes, to consult your doctor at yung health center para guided ka sa bawat steps ng preconception stage. Ay, naku, dami kong chika. Later na lang, ay, ha. Sige, sige, Bes. Salamat, ha. Ay, what a long day, mga kumamis. But I really feel the love dito sa barangay namin dahil sa simpleng pagbisita ni Tita Lisa. Alam mo, love, challenging talaga yung kakaharapin natin kapag nagbubuntis ka na. Pero tulad ng sinabi ko kanina, game ako at joint effort tayo sa pagharap sa mga challenges na yan. Aw, sweet mo naman, love. Pero sige nga, mag-recap tayo ng mga tinuro sa atin ni Tita Lisa. Hmm? Number one, malaki ang chance ng komplikasyon kapag nabuntis ng below 18 years old or above 40 years old ang isang babae. Number 2, dapat healthy ang nanay dahil ang kanyang nutritional status ay makakaapekto sa kanyang pagbubuntis. At number 3, 3 to 5 years ang ideal na agwat sa pagbubuntis. Number 4, importante ang iron at folic acid para sa mga babaeng nasa reproductive age. Siyempre, samahan na rin natin ng tamang diet at exercise. At number 5, ang paghahanda sa pagbubuntis ay responsibilidad ng nanay at ng tatay. O mga kumamis, kung game na rin kayong magka-baby, mag-share naman kayo ng mga tips or stories kung paano mo masisigurado na ikaw ay handa na sa pagbubuntis. Comment po kayo, ha? Binabasa talaga ni Love yung mga comments at mga photos na sinishare ninyo. See you next time, mga kumamis! Oh, huwag kalimutan ng ating hashtag for today, ah! Hashtag Katuwang Challenge and hashtag ILY1000. We love you 1000, kumamis! Bye!